hindi po nakukuha ang isang bagay sa isang kasinungalingan. Kasi mabubuking at mabubuking ka niyan. At ito pa, kapag pinadalhan ka ng pira, alam mo, kung ito ang tips ko sa inyo. Kung padalhan kayo ng pira sa isang foreigner, mahirap man kayo or hindi kayo mahirap or mayaman kayo, ito ang tips ko sa inyo. Kapag nagpadala siya ng pera, ipunin niyo po ang kanyang pera. Tapos kapag nag-meet na kayo, yung sure na hana, maging kayo talaga. Makita mo naman, malaman mo naman, mapansin mo naman, maramdaman mo naman na siya na talaga. Kasi minsan talaga yung lalaki, yung kapag serious na siya sa'yo, magpadala na ng pera. Parang lahat na lang ng bagay, ibibigay na siya sa'yo. Tatanggapin mo na lang, kasi bigay naman, hindi ka naman nahingi. Ang gawin mo po, is ipunin mo ang pera niya. Ilagay mo sa isang bangko, pati mga resibo. Tapos kapag mag-meet na kayo, pag sinabi niya sa'yo na pupuntahan na kita dyan sa Pilipinas, i-withdraw mo na yung kwarta, pati yung resibo, at ibigay mo sa kanya kapag nag-meet na kayo that night or baka or kinabukasan. Maniwala kasi sa hindi, kahit walang balak yan na pakasalan ka, kahit walang balak yan na i-engage ka, kapag ginawa mo yon, mapabilib yan sa'yo. Kasi hindi mo winaldas yung pira. My channel for this video is magbibigay po ako ng apat na mga bagay na hindi nyo po dapat gawin sa inyong mga ka-chatmate na foreigner or kahit anong lahi man yan, foreigner man yan o Pinay, alam ko, or Pilipino man yan, alam ko na itong apat na to ay hindi na to nawala sa atin, kasabay na to sa atin nung pinanganak tayo ng ating magulang, or kahit hindi pa tayo pinanganak, mayroon na tayong ganito. Parang inggit to na kasama nung pinanganak tayo, dahil di ba yung inggit, hindi yan nawawala sa ating mga Pilipina. Na may inggit ka sa ganito, may inggit sa, kasi ako kahit ako may inggit ako sa katawan, hindi ko yan naalis-alis, pero nasa atin yun kung paano natin dalhin yung inggit na yun. Itong bagay na to is ito din yun ang dahilan kung bakit hindi tayo makahanap ng isang foreigner, kasi mayroon tayo nakadikit to sa ating katawan, nasa atin na tong mga balat na sa atin, sa dugo natin tong mga Pilipino. Kaya i-share ko sa inyo para naman mabawas-bawasan ninyo ang ugaling ganito. Hindi po natin dapat gawin to kung gusto tayo maghanap ng foreigner o kung gusto natin makapag ano ng forever. Bawasan natin. Hindi ko sinabi na totally tanggalin nyo to kasi alam ko na hindi natin matatanggal to dahil ganito tayo, pinanganak tayong ganito or pinanganak tayong Pilipino. Mayroon tayong ugali na ganito. Sakit natin to. Ano to? Ano natin to? Kasabay natin to nung pinanganak tayo. Pero bago po natin or bago ko po i-proceed ang topic na to or tips na to, apat lang to, pero ito yung pinaka ano na the best na tips na hindi nyo po dapat gawin. Balikan nyo ako kung ganito kayo, huwag nyo akong balikan. Pero kung ganito kayo at saka akong ganito kayo pero in-adjust nyo yung ugali nyo, kumbaga 50-50 na ugali ninyo, balikan nyo ako at sabihin nyo, yes ate, tama pala yung sinabi mo. Kasi ganun ako, binawasan ko noon, ngayon naka-forever na ako, nasa Amerika na ako, nakapagpangasawa na ako ng foreigner. Pero bago ko po i-proceed ang topic na yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, manghingi lang po ako ng 2 segundo para i-click ang aking bell para pitin kayo sa aking mga coming videos. Tanan! Ganun. Guys, 2 segundo lang po ang hiningi ko para updated kayo sa aking mga tips about sa foreigner. Malay nyo sa mga tips ko. In-apply nyo sa sarili nyo. Naka-forever kayo, o diba? Thanks God. O diba? Ganun. Thank you, my name. Ganun. Charot. Ito na nga, guys. Ito po ang unang dapat hindi nyo po gawin sa inyong ka-LDR na foreigner. Ang palahingi.
Ang palahingi po ay hindi ugali ng foreigner. Kahit kamag-anak nila, yan, hindi sila yung, hey, pahingi naman, hey, bigyan mo naman ako, wala sa kanila, ganyan. Kaya ikaw, tayo mga Pilipino, ugali po natin yan. Ugali mo, ugali ko, ugali nating lahat na kunting bagay, manghingi tayo. Sila walang ganon. Hindi nila culture ang tumulong. Kumbaga, sa atin kasi tulong tayo ng tulong, bigay tayo. Kasi maraming naghihingi. Sa kanila, walang naghihingi. Kung mahingi man yan, utang yan at babayaran talaga nila. Kaya ikaw, kung ganyan ka, tayo, hindi lang ikaw, ganito ako, ganyan tayo, Pilipino tayo, dugo natin yan. Ganyan tayo, mahilig tayo sa hingi-hingi. Palahingi ka. Magparinig-rinig ka sa isang ka-chatmate mo na, oh, pupunta ako bukas sa city, kung nasa province ka, pupunta ako sa city, may gagawin ako, kaso wala akong pira. Style natin yan eh, magparinig-rinig, bawasan mo. Kasi hindi nila ugali yan, baka sabihin nila gold digger ka. Hindi lahat ng foreigner maloko mo. Mautak na rin sila ngayon, hindi na ngayon 80s eh. 2020 na tayo ngayon, may utak na rin sila. Alam na nila kung anong dapat nilang gawin. Alam na nila kung paano tayo paikuting mga Pilipina. Kaya ikaw, kung may ganyan kang ugali, bawasan mo. Kung dati 100% ka, ngayon 50% mo na para makahanap ka ng foreigner. Kumbaga, iba pa. Just gusto ko sanang magpariban. Kaso wala akong pera eh, kasi tayo mahilig tayo sa pariban. Sa Amerika, walang hilig dito. Kung wala kang hilamos, wala silang pakialam sa'yo, you're so beautiful pa rin sa kanila. Wala ka pang panot brush, you're so beautiful pa rin. Kaya wala silang walang alam sa riban-riban na yan. Pero syempre, inexplain mo sa kanya at gusto rin niya na maggumanda ka. Kasi parang gusto mo yan. Wala kang pera, nagparinig-rinig ka. Syempre, yung Amerikano hindi rin naman tanga, bigyan ka rin. Pero alam mo, maisip na nila yan na parang pinirahan mo lang sila. Kaya bawas-bawasan kung nainggit ka sa kapitbahay mo o nainggit ka sa classmate mo, nainggit ka sa ka-workmate mo na ang ganda-ganda ng kanyang buhok, nag-shopping sa doon, lunukin mo na lang. Lunok! Tingin! Lunok! O diba? Tapos ang inggit mo, nilunok mo yung inggit mo, mawala yan. Kasi kung isipin mo lang yung sarili mo na gusto mo magkaganyan, walang mangyari sa'yo. Puro ka inggit, gusto mo ng ganito, gusto ko ng ganyan, walang mangyari sa'yo. Hindi ka makahanap ng forever. Walang foreigner na papatol sa isang Pilipina na puro hingi. Makapansin yan sila, maisip nila yan, ba, gold digger siya. Kaya ibablock ka na niya. Goodbye na sa'yo forever. Nandun na yung mo, palahingi ka kasi mukha kang pira, gold digger ka, wala kang forever, kasalanan mo kasi rich kids, wala namang ika-rich, pero nagpa-rich kids ka, umasa ka doon sa ka-chatmate mo, huwag ganun, bawas-bawasan ang ganung ugali. Para maka-forever, yun naman yung hinanap po eh, kaya bawasan mo, di ba? Kung mag-feeling rich kids ka, lagi ka na sa Starbucks, feeling social ka, kahit wala ka ng pera, naparinig-rinig ka, pinadalhan ka, kasi rich kids eh, rich kids yung utak mo, kahit wala ka na, rich kids ka pa rin, kasi feeling mo talaga, gusto ko talagang gumano para feeling, para may mapang post ka sa Facebook na feeling blessed. Kahit wala ka ng biniles, nag-feeling blessed ka pa rin, diba? Ganun, bawas-bawasan yun. Hindi man natin totally mawala yan, 50-50 na lang. 50-50 para maka-forever ka. Pangalawang tips or pangalawang bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong ka-chatmate. Ang mag-demand. Demand ng time, demand. Kadalasan time talaga sa LDR. Like example, sinabi mo sa kanya na, oy la, bukas holiday ko. Kasi pareho kayong dalawa may trabaho, hindi kayo magkaano ng oras. Kasi nga dito, gabi dito, umaga dyan. So ngayon, sabihin mo, blab, bukas is day off ko. So pag bukas sa inyo, or gabi sa inyo, mag-usap tayo whole day. So sinabi mo sa kanya, at yung ka-chatmate mo, sinabi naman niya sa'yo, oh sure, walang problema. Problema yan, mag-spend ako ng time sa'yo. O syempre, nakatatak na yun sa utak mo, ngayon pa lang, bukas, day off ko, excited ka na, magpaganda ka, nagka-attire ka na ng bunggang-bunga, nag-simsuit ka na dyan, nag-ano ka na sa kama, nag-ano ka na ng talagang parang date. Kasi, whole day ba naman, wala kang gagawin, kundi kaharap mo lang yung asawa mo, or kaharap mo lang yung ka-chatmate mo sa camera. Syempre, magpaganda ka, magpa-sexy, mag-makeup ka, o ngayon, biglang nagsabi,
30 minutes before kayo mag-call or mag-chat or mag-spend ng time together. Nawala siya bigla. Tapos ikaw, panay ka na text. Nasaan ka na, love? Nandito na ako, nakahiga na ako sa kama. Nakaplaster na ako dito. May ginawa na akong kaganuhan, ganun-ganun. Kasi ready ka na sa talk ninyo eh. Spend the time together kasi holiday mo eh. Tapos sa kanya, ganun-ganun. Hindi ko alam kung ano oras sa kanya. Basta yun na yun. Basta nag-promise siya na, yes, mag-spend ako ng time sa'yo. So nakaready ka na lahat, nando na. Alam mo na yung dapat mong sabihin, paano mo i-approach, paano umpisahan. Ready ka na. So biglang, may emergency nangyari sa iyong LDR. May tumawag or may something na nangyari, may nabasag, may hindi mo alam, basta emergency or hindi man emergency pero may something na ginawa siya. So hindi siya naka-spend. Hindi niya natupad ang kanyang promise sa iyo na mag-spend kayo ng time sa isa't isa yung araw na yon. Ngayon, ikaw tong buang-buang, nagalit ka. Kasi sobrang demanding ka eh. Ipaano mo yung ego mo na, love, nag-promise ka sa akin na mag-ano tayo ngayon, pero anong ginawa mo, in-ignore mo lang ako. Lalo na kung holdi yan, hindi ka talaga napansin kasi may nangyari nga doon sa bansa niya. Ikaw hindi mo maintindihan kasi para kang praning na, o diba, aawayin mo na siya, minsan pa, ibablock mo pa. Tapos, ang dami mo ng chat. Sunod-sunod na, syempre siya, hindi na kano kasi may nangyari ng something doon sa kanya. Hindi na niya napansin, minsan isasabihin mo pa yan, mag-break na tayo, thank you, thanks for everything, goodbye, sana makahanap ka, hope you can find someone better than me, ang dami mo na sinabi, naka 50 text ka na, tapos i-block mo na, di na siya maka-explain, kasi binalak mo na, or kung maka-explain man siya, yung ego mo hanggang langit, hindi na siya nanalo sa'yo, sobrang demanding, yung time niya gusto mo sa kanya, intindihin mo naman, na ang mga tao or tayong mga tao, may mga bagay tayo na dapat din nang gawin. Hindi natin hawak ang oras natin. Malay mo ngayon, pag tapos kong mag-video nito, paglabas ko may nangyari doon. 30 minutes, 5 minutes, seconds lang may mangyaring mga bagay na hindi natin alam. Aksidente na may ganito, may tatawag, may... Oh, diba? Hindi natin alam. Kaya hindi mo... Anuhin yung tao kung hindi talaga siya makapagbigay ng time sa'yo. Kahit sinabi pa niya sa'yo na yes, mag-spend ako ng time sa'yo tomorrow. Pero that day nga, nung dumating na yung araw na yon, hindi nga nangyari kasi may something, intindihin mo. Huwag kang black agad, kasi mayroon ka talaga dyan eh, kasi ganun ka talaga eh, kasi ganyan ka talaga eh, kasi ganyan. Bawas-bawasan po. Kasi hindi ka makahanap ng foreigner kung puro ka ganyan. Nandun na yun eh. Inano mo na eh, nandun na yun, siya na yun eh. Kaso napuno na siya sa'yo kasi every time na maganyan ka, magalit ka, ibablock, i-unblock. Alam mo, ang isang LDR, kapag puro kayo away, mawalan kayo ng love sa isa't isa. Tayo mga Pilipina siguro hindi, kasi ugali nga natin yan eh. Kasabay na yan sa atin nung pinanak tayo, yung mga inggitira, yung demanding, yung palahingi, nandun na yan sa atin eh, nasa inggit na natin yan. Nasa katawan na natin yan, aminin nyo na hindi ganito tayo, hindi tayo perfect, nasa atin nakadikit na yan sa ating katawan. Kapag ganyan ka, isya pala yung destiny mo. Nag-give up siya, tapos naghanap siya ng ibang Pilipina. At siya ay understanding, hindi demanding, hindi palahingi. E syempre, yung love niya, mapunta doon sa isang Pilipina. Hindi na siya sa'yo. Imbis na yun na yun eh. Hindi ako maniwala na destiny yan. Kasi kung destiny yan, ang dami naman. Pero ikaw kasi ang gagawa ng hakbang para makaroon ka ng forever. Nasa sa'yo ang kapalaran mo, wala sa destiny. Pero syempre, nasanay tayo sa sinasabing destiny, para naniniwala tayo sa mga destiny. Pero yung totoo, ikaw ang humawak sa iyong kapalaran, hindi yung destiny. Nasa sa'yo ang kapalaran, nasa mga kamay mo, wala sa ibang tao, wala sa destiny. Tips number 3! Ano pa ba yun? Naging ka. Yung bang, lagi mo na lang siyang inaaway? Lagi mo na siyang, wala ka na lang ibang inano, kundi awayin siya ng awayin. Yun nga yung kapag hindi siya makaano, awayin mo siya ng awayin. Huwag ganun. Intindihin mo, huwag kang magdaging nagmagnagnag ng isang tao. Kasi alam mo, dito sa Amerika, yung mga tao dito, o yung mga bata dito, lumaki po sila, or yung kachatmit mo, hindi sila lumaki na yung lagi silang inanuhan ng kanilang pamilya. Hindi sila...
yung taong katulad sa atin na yung mga nanay natin dakdak lang dakdak na kapag hindi ka nagising ng umaga sasagawan kang, "Hoy, gising! Anong ginawa nyo dyan? Alas 7 niya, may katulong kayo? May ano kayo? Ano kayo mga dunya?" Ganun, 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 ganun. Hindi sila sanay sa ganun. Tapos ikaw magnanag ka sa kanya. Nakote, hindi ka matanggap nan. Hindi ka matanggap yan. Bawasan mo yung pagnanag mo. Alam ko, yun nga, alam kong hindi mahirap. Alam kong mahirap gawin kasi pinanganak tayong ganito. Hindi ko sinabing totally talaga tanggalin. Bawalan. O, bawasan lang po. Bawasan ang pagnanaging. Huwag puro galit. Intindihin, kumbaga magpakumbaba ka. Kaya nga sila naghanap. Kaya nga sila naghanap ng isang Pilipina or Asian kasi ang alam nila, ang saka alam nila ang Pilipina, tayo, hindi tayo mga bungangira, pero yung totoo mga bungangira talaga tayo. Hindi lang siguro nila na ano pa na ganun tayo. Kunting ano lang dakdak tayo ng dakdak. Kaya ikaw, gusto mo naman ng forever, i-adjust mo yung sarili mo. Gusto mo ng foreigner, sila hindi sila ganyan, i-adjust mo yung sarili mo. Ikaw ang mag-adjust kasi kung hindi mo i-adjust 'yan, hindi ka maka-forever. Huwag kang magnanag sa isang tao. Gusto ng mga foreigner na nagi silang nasa taas. Hindi man yung apakan ka nila. Kung baga, lalaki sila. Katulad sa ating mga Pilipino, na dapat ang lalaki nasa taas. Kasi kapag under mo sila, parang inapakan mo ang kanilang pagkalalaki. So, ganon din ang mga Amerikano. Kaso, ang sa atin lang, kung dadakdakan mo yung ano, parang matanggap pa nila. Kasi alam naman ng mga Pilipino na ganon tayo. Alam naman ng mga Pinoy na mga babae talaga sa Pilipinas, ganyan tayo. Pero ang Amerikano, hindi nila alam. Kaya nga sila naghanap ng mga Pilipina kasi ang akala nila tayo, ganun lang. Para kang angel. Akala nila ganun tayo. Pero yung totoo, hindi. Bungangira tayo. Kaya bawas-bawasan mo yan. Kung gusto mo ng forever. At pang-apat. Ang pang-apat to ay ito ang pinaka-worst. Na ugali mo, ugali ko, ugali nating lahat. Ang magsinungaling o ang cheater. Isahin na lang ang magsinungaling o mag-cheat tayo sa isang tao. Example, kahit ikaw, mayroon ka ng asawa. Naghanap ka ng foreigner para makaahon sa kahirapan. Yes, naintindihan ko yan. Kasi yun naman talaga ang mindset natin na kapag nakahanap tayo ng foreigner, makaahon tayo sa kahirapan. Ang hindi ko maintindihan kung bakit magsinungaling ka na alam mong may asawa ka nandyan sa tabi mo, sabihin mong, "I'm single." O diba? Single daw siya. Pero ang asawa niya at anak niya andito nakatabi. Alam mo, alam kong ginawa mo yan para maahon ka sa kahirapan. Pero tingin mo, hindi ka mabubuking yan. Walang aso na hindi sisingaw. Darating at darating ang panahon, sisingaw at sisingaw yung baho mo. Magsisinungaling ka. Hindi po tama na sabihin mo na ikaw ay single na alam mo na may kaano ka. Hinintay nyo lang na maghiwalay kayo. Pero yung totoo, hindi talaga kayo hiwalay. Kasi marami talagang mga case na ganyan eh. Kahit double sila, may asawa, sasabihin nila sa isang foreigner na single sila. Hindi po yun tama. Kasi mahuhuli at mahuhuli kayo niyan. At baka matulfo pa kayo niyan. O di ikaw ang kawawa, yung mukha mo, nasa TV na. O di ba? Wala namang masama kung aminin mo na, yes, single kami. Kasi natural lang, hindi naman masama kung sabihin mo sa kachatmate mo na, may kasama pa akong lalaki, nagsama kami, pero wala na talaga kaming ano. Kasi alam mo, natural sa kanila. Dito nga sa Amerika, yung mga ano dito, nagsasama na lang sila sa isang bubong para sa kanilang anak. So kung sasabihin mo yan na nagsama na lang kami para sa anak namin, maintindihan nila. Kaso maintindihan ng isang foreigner yan. Kasi yung culture nila ganun. Isang bubong sila, pero wala na silang love, nagsama lang sila para sa anak nila. Magkaiba sila ng kwarto, parang roommate lang sila. Ganon ang Amerikano. So kung sabihin mo sa kanila, kung explain mo sa kanya, no, ganon yung sitwasyon mo, maintindihan nila kasi ganon yung ugali nila, ganon yung culture nila. Diba? Kaysa naman magsinungaling ka. O diba? Mahuli ka pa, wala ka na. Tapos yung iba pa, may ka-chatmate na siyang iba. Tapos ngayon, sasabihin pa niya doon sa iba niyang chatmate na wala daw siya, parang nag-cheat ka eh. Huwag kang mag-cheat. Kasi masama yun. Mahuhuli at mahuhuli ka nun. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Aminin mo yung totoo. Tanggapin ka kung mahal ka ng isang tao.
ma-accept ka niya kung sino ka at kung ano ka, kung ano yung past mo. Basta magpaka-honest ka lang sa iyong sarili. Hindi po nakukuha ang isang bagay sa isang kasinungalingan. Kasi mabubuking at mabubuking ka niyan. At ito pa, kapag pinadalhan ka ng pera, alam mo, kung ito ang tips ko sa inyo. Kung padalhan kayo ng pera sa isang foreigner, mahirap man kayo or hindi kayo mahirap or mayaman kayo, ito ang tips ko sa inyo. Kapag nagpadala siya ng pera, ipunin niyo po ang kanyang pera. Tapos kapag nag-meet na kayo, yung sure na hana maging kayo talaga. Makita mo naman, malaman mo naman, mapansin mo naman, maramdaman mo naman na siya na talaga. Kasi minsan talaga yung lalaki, yung kapag serious na siya sa'yo, magpadala na ng pera. Parang lahat na lang ng bagay, ibibigay na siya sa'yo. Tatanggapin mo na lang, kasi bigay naman, hindi ka naman nahingi. Ang gawin mo po, is ipunin mo ang pera niya. Ilagay mo sa isang bangko, pati mga resibo. Tapos kapag mag-meet na kayo, pag sinabi niya sa'yo na pupuntahan na kita dyan sa Pilipinas, i-withdraw mo na yung kwarta, pati yung resibo, at ibigay mo sa kanya kapag nag-meet na kayo that night or baka or kinabukasan. Maniwala kasi sa hindi, kahit walang balak yan na pakasalan ka, kahit walang balak yan na i-engage ka, kapag ginawa mo yun, mapabilib yan sa'yo kasi hindi mo winaldas yung pirang pinapadala niya. Kasi ang mga Amerikano, work yan dito, work dito, work. Lahat sila trabaho. Bawat ano dito, sentimo mahalaga. So ngayon, pinadalhan ka niya dahil gusto niya i-spend mo yung pira para sa sarili mo, pero hindi mo ginawa dahil inipon mo at mapabilib yan sa'yo. At sasabihin niya sa'yo, wow, you are the best. You are the one. Baka sasamahan ko pa niyan, bibili kayo ng ring sa mall that night or that day. Diba? Sabihin mo, ito yung pira na pinadala mo, inipon ko, dahil bala ko na pagdating mo dito, igagastos natin yan. Maniwala, ano din kayo, hindi po niya yan kukunin. Mapabilib lang yan sa'yo. Sabihin niya, yan sa'yo, it's your money. Binigay ko yan sa'yo, it's your money, spend mo yan, pero masaya ako dahil ginawa mo yon. Pinakita mo lang na mapagkatiwalaan kang Pilipina. Mapagkapatiwalaan kang tao. So yung ano niya, trust niya sa'yo is 100% na. Yung dati is 50-50 pa dahil ginawa mo ang pag-ipon ng pera na pinapadala niya, kahit hindi man yan buo. Like example, nagpadala siya this month, 2,000. Dahil nagipit ka, di ba? Nagipit ka, binawasan mo ng 500, 1,500 na lang, inis na mo rin. Explain mo rin sa kanya, kahit alam mong hindi siya makikinig. So at least if explain mo rin sa kanya na ganun ang ginawa mo, ito yung pira mo. Nakula, maniwala kayo, yung dibdib niyang tuwa-tuwa, tuwang-tuwa yan sa'yo. Ibabalik niya yung pira, hindi niya yan kukunin. At dun, saka mo na yan, ibigay sa pamilya mo. Or saka mo na gawin, magpaganda ka, or anong plano mo sa pirang naipon mo na binigay sa kanya. At least, napakita mo sa kanya na inipon mo yung pira na yon. Pakakasalan ka niya that day. Joke lang, ma-engage ka niyan that day. Kasi yung ibang mga Amerikano, may dala na silang sing-sing, pero hindi, pinagmasdan ka pa nila kung ano ugali mo. Minsan nagbaback out sila kasi parang, oh, wait lang, may napansin silang ugali sa'yo, nakakaiba. So, aatras yan sila, wait lang, dito lang muna ako, pakiramdaman ko muna. Kaya itago na nila yung sing-sing nila, ibalik na yan kung saan yung sulok nakatago. So kung gawin mo yan, baka that day i-engage ka na. Kasi nagdadala na yan sila ng sing-sing kasi pakiramdaman ka nila. Kaya nga pumunta sila dyan kasi pakiramdaman ka nila. Pero kung wala ka, wala, hindi ka ma-engage, iwanan ka na, goodbye, hindi ka na i-meet next year, next month, wala na, goodbye, block ka pa kung ang masaklap mong i-block ka pa. At yung masaklap, hindi ka na text. At sasabihin sa yung hindi ako masaya nung pumunta ako dyan. O di, wala. So, yun po ang technique at yun po yung tips. Apat lang po siya, napaka-simple pero napaka-work it. Kung gawin niyo po yun, balikan niyo ako at sabihin mong, yes ate, binawasan ko yung pagiging naging ko, binawasan ko yung pagpalahingi ko ng pera, binawasan ko yung pagdedemand ko, at binawasan ko yung pagkasinungalingan ko, yung sinungaling, o tinanggal ko yung pagkasinungaling kong tao. Alam mo yun, balikan mo ako at ito ate, nasa Amerika na ako. Kasama ko na ang aking
ka-chatmate. At naging happy wife, happy life na ako. And I thank you. Good luck sa inyo. Sana mahanap niyo pa. Mahanap niyo na po ang inyong the one. Happy. Adios.